Sino ang dapat singilin ng buwis? Yan ang patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto at mambabatas ngayong papasok ang bagong administrasyon na merong 13 trillion pesos na utang na mamanahin. Pero kung hindi tataasan o daragdagan ang buwis, saan pa nga ba pwedeng humugot ng ipambabayad utang ang pamahalaan? Magbabalita Simon Gualvez. Add to cart is life. Yan ang siste ngayon para sa 25 anyos na si Rema. Lahat kasi ng kailangan niya sa bahay, binibili na niya online. Pero napahinto siya sa pag-scroll nang malamang baka pati ito patawan na rin ng buwis. So parang ang bigat. Diba? Yung mga binibili lang din naman namin, ako, online, is yung maliliit lang din naman. Tapos kung lalagyan, papatungan mo pa siya ng tax. Lalaki siya lalo. Ganito rin ang reaksyon ng 22 anyos na si Liam na takbuhan mag-Netflix and chill tuwing may libreng oras. For me, ang laking lugi nun. Siguro ang lugi na rin yun sa mga subscribers tulad ko. Kasi syempre, isipin mo 150 a month, per month na yung binabayaran mo. Tapos hindi mo pa nasusulit kasi di ako naman everyday nag-Netflix and di ko naman buong araw kasi syempre may trabaho din. Sabi kasi ni Bangko Sentral Governor Ben Diokno na inappoint na Finance Secretary ni President-elect Bongbong Marcos, itutuloy niya ang plano sana ng patapos na administrasyon na buwisan ang digital transactions at streaming services. Nasa katangian do kasi ng pagbubuwis na dapat patas ito. Kaya kung binubuwisan ang nabibili sa physical store, dapat yung online din. Ganyan din daw dapat sa lahat ng iba pang klase ng transaksyon. Hindi tinukoy ni Diokno kung magkano dapat ang buwis. Pero may nakabinbin ngayong panukala sa Senado na patawan ng 12% value-added tax o VAT ang mga digital service provider. Sakaling maging batas, tansya ng kasalukuyang finance department, hindi bababa sa mahigit 10 bilyong piso ang maaaring kitain ng gobyerno mula sa mga buwis na ipapataw sa mga naturang digital platform and services. Suportado naman ito ng veteran banker na si Isidro Alcantara, pero baka mahirapan daw sa implementasyon. Sa halip daw na punteriyahin ng online, bakit hindi mo na silipin yung iba pang pwedeng magpalakas ng ekonomiya ng bansa? Gaya na lamang daw ng agrikultura, pati ang kontrobersyal na pagmimina. The problem is operationally, the payments are not caught because it's online transfers, etc. If we grow the mining to only 5% of GDP, that's about 750 billion a year. If the BBM increases it by only 1% a year, we will achieve the 7% GDP growth. Approved naman dyan ng Canadian Chamber of Commerce. Pero importante rin daw na pag-isipang maigi, may mamumuhunan ba dyan? There's lots of local investment, but you need foreign investment. Not just for the hard bucks, you need it for the technology it brings too. Mukay naman ni Albay Congressman Edsel Lagman, buwisan yung mga nakinabang sa pandemya. Nireport kasi ng NGO na Oxfam sa World Economic Forum kamakailan na sa unang dalawang taon ng pandemya, lumabas na isang bagong bilyonaryong nalikha kada 30 hours sa iba't ibang panig ng mundo. Katunayan, 573 daw sa pinakamayayamang bilyonaryo ang nalikha sa time frame na ito. Pinaka nakapagpayaman daw yung mga pharmaceutical companies, pati mga nasa food at energy sector. Because they always try to hide the real income and understate their taxes. The government should be able to really investigate, check very well who really became billionaires or millionaires because of the pandemic. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5.